magandang araw. Bago natin simulan ang ating bagong lesson ngayon, meron muna tayong larong gagawin. Let's play the game. Ang ating laro ay The Market Challenge. Ano ang iyong gagawin? So, dapat mong gawin, ikaw ngayon ay mamamalengke. Piliin mo yung wastong karne na bibilhin. So, meron tayo mga uri ng mga karne ngayon na pagpipilian at pipiliin mo kung alin dito yung sariwa. So, alin sa mga larawang ito ang dapat mong bilhin? Yung letter A or yung letter B? Alin kaya sa dalawang karne na ito ang sariwa na safe kainin? Pumili ng isa. Letter A or letter B? So kung ikaw ay mamamalengke, alin sa dalawa ang iyong pipiliing karne? So yung letter A, walang amoy. Nasa letter B naman ay masama yung amoy nito. At kakaiba rin yung kanyang kulay. Alin kaya ang tamang karne ang ating pipiliin? Tama, yung letter A. Piliin natin yung walang amoy at namumula-mula yung kulay. At syempre gamitin natin ang ating pang-amoy. Sa letter B, ito ay may masamang amoy. Bakit kaya may masamang amoy yung karne? So karamihan sa dahilan dyan dahil matagal itong nakaimbak. At iba pang dahilan, ito ay tinatawag nating double dead na karne. Ano ba yung double dead? Ito yung mga karne na kinuha mula sa isang hayop na namatay sa sakit. Ang naangkop na pamamaraan ng pagharap sa mga karamdaman ng baboy na may sakit ay dapat itapon sa pamagitan ng paglibing nito o pagsunog. So ang hindi legal na pinatay na karne ay tinukoy din bilang mainit na karne o tinatawag nating bocha. So letter A ang ating pipiliin. Ngayon naman kung ikaw naman ang mamamalengke at gusto mong bumili ng gulay, alin naman sa dalawa ang iyong pipiliin? Letter A or letter B? Pumili sa dalawa. Kapag ikay na mamalengke, basta na lang ba kung ano yung makikita mo, yun ang iyong bibilhin? Siyempre, atin itong susuriin. Yung letter A ay fresh. Yung letter B naman ay frozen. Alin kayo sa dalawa ang iyong pipiliin? Ikaw bilang namamalengke. Kaya this is a market challenge. The market challenge. Okay, ang tamang sagot ay letter A. Bakit kaya hindi tayo bibili ng mga gulay na frozen? Ano ba ang disadvantage ng mga frozen vegetables? So ito ay mayroong kaunting pagkawala ng kalidad. So hindi mahalaga kung gaano kabilis ang pag-freeze ng mga gulay. Ito'y dahil ang tubig ay lumalawak kapag nagyeyelo. At ang ilang mga cell na meron sa gulay ay mabubulok na magre-resulta sa ilang pagkawala ng tubig. So mayroong kaunting pagkawala sa nutrisyon. Ang pagyeyelo pala ay nakakasira ng ilang mga bitamina. Gayunpaman, ang bahagyang pagkawala ng nutrisyon ay lubos na nababaliwala. So pangatlong larawan naman. Kung ikaw ay bibili ng manok, alin sa dalawa ang iyong pipiliin? Pumili ng isa. Letter A or letter B? Alin kaya dyan yung sariwa? So piliin mo. Ito bang letter A na pinkish or na pula yung kulay? Or letter B naman na medyo gray yung kulay? Yung letter A, fresh, pink flesh. Letter B naman ay stale, grayish flesh.
Kalin ang bibilhin mo. Kung inutusan ka na yung ina na mamamalengke at bumili ng manok, alin kaya sa kanyan ang sariwa, letter A or letter B? Tama! Ang ating pipiliin ay letter A dahil ito ay fresh at pink flesh. Yung letter B naman ay hindi natin ito pipiliin dahil yung ganyang uri ng manok na kulay gray ay maamoy na po yan. So, kapag sariwa, ang hilaw na manok ay may kulay rosas ito. Ang laman niya ay kulay rosas. Habang nagsisimula itong masira, ang kulay ay kumukupas hanggang kulay abo. Kung ang kulay ng manok ay nagsimulang maging mas malabo, dapat mo itong gamitin sa lalong madaling panahon o ibig sabihin, lutuin bago ito maging masama. Kapag ito ay mukhang mas kulay abo kaysa sa rosas, huli na ang lahat. Ang mga hilaw na kulay ng manok ay maaring mula sa paglitaw ng kulay abo hanggang sa pagkaroon ng mga dilaw na spot na hindi balat. So kung sinimulan mong lutuin ang masamang manok, masamang amoy, may masamang amoy, maaaring ito magpatuloy na mamukhang hindi maputi. So, sa ating larong The Market Challenge, sa tingin nyo, ano kaya ang ating bagong lesson ngayon? So, ang ating pag-aralan ngayon ay tungkol sa, tama, tungkol sa gabay sa pagpili ng sariwa, mura, ngunit masustansyang pagkain. So, piliin natin yung sariwa at syempre masustansyang pagkain. So, meron tayong gabay na dapat nating susundin. So, ano-ano kaya yung mga gabay ng ating pag-aralan? So, ngayon, napakaganda ng ating lesson dahil matutunan mo ngayon na mamamalengke, ano ba ang dapat mong gawin kapag ikaw ay inutusan? Ano ba ang gabay na iyong gamitin upang mapili ang mga sariwang karne at gulay na bibilhin? So, sa araling ito, nandito tayo sa araling pangatlong aralin na tungkol sa pagluluto ng masustansyang pagkain. So, ang pamantayang nilalaman naman ay naipapamalas ang pag-unawa sa kaalaman at kasanayan sa mga gawaing pantahanan at tungkulin sa pangangalaga sa sarili. Anong gawaing pantahanan na dapat mong matutunan at kasanayan? Ang matutunan mo ngayon ay tungkol sa pamamalengke, kung ano yung dapat piliin, sundin ang gabay. So, sa pamantayan naman, sa pagganap, na isa sa gawa ang kasanayan sa pangangalaga sa sarili at gawaing pantahanan na nakatutulong sa pagsasaayos ng tahanan. At pamantayan sa pagkatuto, tayo ay nasa APP 5, Home Economics, OI number 28 sa ikawalong linggo. So, ang ating objective ay naisasagawa ang pamamalengke ng mga sangkap sa pagluluto. Ngayon, meron tayong pag-uusap ng mag-ina bago natin simulan ang bagong lesson. So, ano kaya ang ginagawa ng mag-inang ito? Sino kaya sila at anong ginawa nila sa palengke? Okay. Sabado, pagkatapos ng mga gawaing bahay, handa na si Mylene na gawin ang kanyang takdang aralin. Wika ng kanyang ina, "Anak, ano nga yung sinabi mong takdang aralin ninyo sa APP? Nagpaplano na po kasi kami ng masustansyang pagkain. Paano po ba ang pagpili ng sariwa, mura at masustansyang sangkap ng pagkain?
Madali lang iyan, anak. Tandaan mo lang ang mga gabay sa pagpili ng sariwang karne at gulay. At iba pang bilihin. Ano-ano po ba ang mga gabay na iyon? So tanong ni Mylene sa kanyang nanay. Una ay prutas. So ano kaya ang gabay na ito? Dapat mabigat ayon sa kanilang laki. Walang hiwa, sugat o butas-butas. Karamihan sa atin ay nakakaalam ng pakiramdam ng pagbili ng mga prutas o gulay upang malaman lamang na ang mga ito ay nasira sa loob o kaya ay sa hinog na kailangan. Kailangan nilang iwan ng ilang araw bago kumain. Sa kabutihang palad, madali itong pumili ng sariwang ani hanggat naalala mo ang ilang pangunahing mga tip. Ang bawat prutas at gulay ay may sariling mga pahiwatig. Sa pagiging bago nito, ngunit hindi mo kailangang tandaan ang isang listahan ng mga detalye ng paglalaba upang lumakad palayo sa isang bagay na hinog at masarap. So, tinalakay natin kung paano mo dapat itago ng maayos ang iyong pagkain. Ngunit kung nakatayo ka sa section ng prutas na sinasubukan mong magpasya kung ang isang bagay ay ligtas na bilhin, narito ang ilang mga bagay na malalaman mo. Dapat mong malalaman. So, ang laman ay dapat matatag, ngunit magbigay ng kaunti kung ang iyong mga ang mga prutas ng citrus ay masyadong matatag at malaman. Sa gulay naman, ito ay malago, matigas o malutong. Berde ang kulay, walang galos, walang sira, hindi kinain ng uod. So, ang ilan sa parehong mga patakaran para sa prutas ay nalalapat sa mga gulay. Bigyang pansin ang ibabaw ng gulay at tiyakin na ito ay pare-pareho, pantay na kulay at matatag sa buong paligid. Sa karamihan ng mga gulay tulad ng mga pipino, sibuyas at patatas, nais mong maging matatag sila hanggat maaari kahit na ang banayad na pagtingin sa iyo sa prutas ay maaaring magpahiwatig ng labis na pagkahinog sa mga gulay. Ang lambot sa mga partikular na area nito ay karaniwang isang tagapaghiwatig na mabagal na nabubulok o pasa kahit na wala nang nakikitang halata na nagpahiwatig ng pagkasira. Sa mga malabay na gulay tulad ng letsugas, spinach, maghanap ng matatag, malulutong at malalambot na dahon na patuloy na may kulay. Asahan ang kaunting pagkulay at ilang luha sa mga dahon dahil sa pagpapadala o paghawak. Ngunit dapat silang maging ang pagbubukod, hindi ang panuntunan. Ang karamihan ng mga dahon ay dapat na berde, makinis at hindi nabali. Nais mo ring tiyakin na ang mga dahon ay nagbibigay ng isang magandang iglap kung sinira mo ang isa. Maghanap para sa parehong pagkabulok at kalabasa na may berde o string beans. So, susuriin natin ng maayos. Susunod naman ay yung isda. Ano ang ating gabay kapag pumili ng isda? Dapat ito ay malinaw ang mga mata, makintab ang kaliskis at di kita ang laman, mapula ang hasang at walang masangsang na amoy. Mayroong tiyak na mga palatandaan na ang isda ay sariwa. Ang sariwang isda ay dapat magkaroon ng banayad na amoy at mamamasa-masa na laman at lilitaw sa sariling hiwa. Huwag bumili ng mga isda na may isang malakas, balansang amoy. Ang buong isda ay dapat magkaroon ng maliwanag, nakaumbok na mga mata at maliwanag na pula o kulay
rosas na hasang. Ang frozen na isda ay dapat na matugunan ang pagsubok na pang-amoy at pagkaroon ng mahigpit na balot na walang ebidensya ng yelo o dugo. Ang sariwang isda ay pinakamahusay na ginagamit kaagad o niluluto kaagad. O maari mo itong iimbak ng hanggang sa 2 araw sa pinakamalamig na bahagi ng ref. Ang amoy ng sariwang isda ay tiyak na pinagmulan nito. Tiyak sa pinagmulan nito, galing sa dagat, lawa, ilog o fish pan. At ito ay kaya-aya at walang kinikilingan. Ang nasirang isda ay mayroong hindi ka nais-nais, matalim na amoy ng trimethylamine o masamang amoy ng isda at mabulok. Sa mga mata ng sariwang isda ay nakaumbok at makintab. Ang mga mata ng matandang isda ay maulap at lumubog sa ulo. Ang mga hasang at palikpik ng sariwang isda ay basa-basa. Sa mga lumang isda, sila ay tuyo. Natatakpan ng malagkit na putik, kulay abo na kayumanggi ang kulay at masamang amoy. Ang malusog na hasang ay maganda, maliwanag na pulang kulay. Ang balat sa sariwang isda ay basa-basa. Dapat na hindi masaktan at magkaroon ng natural na metal na glow, metal glow. Ang mga kaliskis ay dapat na mahigpit na nakakabit sa katawan. Ang ibabaw ng malusog, sariwang isda ay dapat na masikip at makintab upang ang isda ay dumulas mula sa iyong mga kamay. So, ang susunod naman ay yung karne. Ano ang gabay natin sa pamimili ng karne sa palengke? So, dapat ay walang masangsang na amoy, walang guhit o mansyang maitim na sa kalamnan. Mamumula-mula at natural ang kulay, malambot at siksik ang laman. So, mga sukat ng kalidad sa karne. Kulay ng kalamnan. Ang kulay ng baboy ay maaring inilarawan bilang maputla, pula o madilim. Mahalaga ang kulay dahil nakakaapekto ito sa mga unang impresyon ng mga mamimili ng karne. Karamihan sa mga mamimili ay ginusto ang baboy na kulay pula, kulay rosas, kumpara sa maputla na may kulay na baboy. Ang baboy na may kulay na maputla ay mas malamang na maging kulay abo o berde habang pinapakita sa isang grocery store. So, hindi ito ginawang kaakit-akit sa mamimili. Ang susunod naman ay gabay natin sa pagbibili ng manok. Ito ay dapat siksik ang laman, manilaw-nilaw ang taba, walang masamang amoy, walang tubig sa pagitan ng laman, at balat. So, pag bumibili tayo ng manok, ang pagiging isang may kaalamang mamimili ay nagsisimula sa pag-alam kung ano ang napupunta sa mga pagkain. Isang bagay na hindi palaging prangka sa sariwang manok, hindi mo lamang dapat maintindihan ang mga selyo, logo at label. Mahalaga ding isaalang-alang ang mga tagapagpahiwatig ng aesthetic ng pagiging bago. So isa dyan yung appearance nito o yung amoy din. Ang sariwang manok ay dapat magkaroon ng isang kulay rosas na kulay. Iwasan ang mga pinsala tulad ng pasa, uluha sa balat na maaaring makaapekto sa kalidad at pagiging bago ng manok. Ang manok ay dapat ding mabilog. Kapag pinindot mo laban dito, ang karne ay dapat na medyo napabanat. Ipinagpapatuloy ang hugis nito pagkalipas ng ilang segundo. Ang isang malinis at walang kinikilingan na aroma ay mahusay ding tagapagpahiwatig ng pagiging bago nito. Ang susunod naman na gabay ay sa pagbibili ng sariwang itlog. So dapat ito ay magaspang ang balat, hindi umaalog, malinaw ang loob kung itatapat sa liwanag.
ang mahusay na kalidad ng mga itlog ng manok ay dapat magpakita ng mga sumusunod na puntos ng kalidad. Una, tingnan natin yung shell. Dapat ito ay malinis sa lahat na walang dumi ng mga manok na natitira. So, maganda ang hugis. At kapag yung yolk naman ng itlog, walang mga spot. Puti ng itlog ay makapal. At ipinapahiwatig ng flat at runny na ito ay isang mas matandang itlog. So yung amoy naman ay hindi dapat walang amoy ng kapagbasag. Ang sariwang itlog ay manatili sa temperatura ng hindi bababa sa 7 araw, ngunit sa mas mainit na klima. Hindi ito gaanong kahaba, so dapat silang pinalamig below ng 5 degree kung nais nila magkaroon ng mahusay na panahon sa pag-imbak nito. So yun ang mga gabay sa pagpili. Salamat po, Nay, sa kalamang itinuro mo. Sigurado na ako na sariwa, mura at masustansya ang pagkaing mabibili ko sa palengke. Tungkulin ko na gabayan ka sa iyong pag-aral. Kung mamamalengke ka, bilhin mo ang mga pagkaing napapanahon gaya ng gulay at iba pang karne. So, base sa mga pag-uusap ng mag-ina, meron tayong sasagutan sa inyong module. Bilugan ang mga titik ng tamang sagot. So ito yung sumusunod na katanungan. Sino ang nag-uusap sa dialogo? A. Nanay at ate. B. Nanay at kuya. Nanay at kuya. B. Letter C. Nanay at Mylene. At letter D. Nanay at bunso. Bilugan lamang ang titik ng tamang sagot sa inyong mga modules. Number 2, tungkol saan ang gustong malaman ni Mylene? A. Takda sa mape. B. Takda sa APP. Letter C. Takda sa science. Or letter D. Takdang aralin sa Filipino. Number 3 naman, anong sangkap ng pagkain ang dapat ay mabigat ayon sa laki? Walang hiwa, sugat o butas-butas? A. Prutas. B. Gulay. C. Karne. Or letter D. Isda. Bilugan ang titik ng tamang sagot sa inyong mga modules. Next, kung bibili ka ng isda, paano mo malalaman na ito ay sariwa? A. Mapula ang mata. Mapula ang hasang. Letter C. Nalalaglag na ang kaliskis. Or letter D. Malambot ang laman. Next number, alin sa mga sumusunod na sangkap ng pagkain ang mura na at mura na ay masustansya pa? A. Karne ng baboy. B. Isda. C. Manok. Or letter D. Gulay. Piliin ang tamang sagot. So may natutunan ba kayo sa ating lesson? Tandaan, siguraduhing sariwa, mura at masustansya ang mga pagkaing binibili mo sa palengke. Sundin lamang ang gabay sa ating pamimili. Simula ngayon, matutunan mo ng mamamalengke at pumili ng tamang sangkap tulad ng karne at gulay at iba pang mga sangkap na sariwa. So sa ating mga modules, kilalanin ang mga larawan at isulat ang pangalan nito sa guhit ng kasunod ng titik. Isulat lamang ang pangalan ng mga naipakitang larawan. Unang larawan, anong karne yan? Isulat sapat lang ang tamang sagot.
isulat sa inyong mga modules. At number 2, anong uri ng o anong pangalan ng karne na pinapakita sa larawan? Anong karne ito? Isulat lamang ang inyong tamang sagot. Number 3, ano naman ang pagkain ito? Ano ang nakikita ninyo sa larawan? Isulat ang pangalan. At number 4, ano naman ang pinakita sa larawan? Mura na, ito ay mura pero masustansya. Mura na, masustansya pa. Piliin lamang ang mga sariwang tulad nito. So ano ang tawag natin dito? At panglima, ito naman ang karaniwan nating binibili sa palengke. Ano ang tawag sa larawang ito? So base sa mga gabay na itinuturo, sigurado ngayon ay marunong ka ng mamamalengke. May natutunan ka ba sa ating bagong lesson ngayon? So kung meron kang mga natutunan at may mga katanungan, i-type lamang sa comment section. Yun lang at maraming salamat sa inyong pakikinig.